To conduct itong mga health awareness seminars namin. Okay? Ayan. So, yun po. Siya na may stones ako. Kumbaga ako, parang pili ko, healthy ako. Pero nung ininom ko yung product, may mga stones na lumabas sa ihi ko. And then, ang dami nag-comment kung paano ba makakabili niyan, saan ba makakakuha niyan. Doon nagsimula yung career ko sa pagpo-promote ng mga supplements na ito. Pero maniwala kayo, isa po ako sa mga non-believer nito before. Ako. Ayan. So, yun. And eventually po, ako din po ay na-incline health awareness na seminars na katulad nito. Tama po? Ayan. So, ito po ang organic way of living. This is what we advocate. Ibig sabihin, ano yung organic way of living? Dapat po, tayo po ay gumagamit ng organic. Dahil noong unang panahon, imagine nyo ha, para nag-survive ang mga ancestors natin noong unang panahon na wala naman mga medication. Wala namang chemotherapy nun, wala namang dialysis nun, wala namang mga MRI. But how do they survive? Dahil po sa mga simpleng mga herbal medicine. And the new generation called it as an alternative medicine. Bakit ito tawagin na alternative medicine yan? Iyan naman po ang original. Tama? Ayan. Ito po yung buhay noon. Okay? Simple lang po ang buhay noon, di ba? Kalabaw lang po yung transportation, yung mga bata naglalaro sa labas, di ba? Napaka-simple lang po ng buhay noon. Ibig sabihin, even yung mga ginagamit natin, simple lang din. Okay? Ayan. Noon po ba, uso na po yung kojic soap? Noon po ba, uso na po yung deodorant? Hindi kayo nagde-deodorant noon? Wala naman may body odor noon. Tawas, di ba? Ibig sabihin, you don't use yung mga cosmetics na yan. Tama? Meron ba mga kojic soaps? May mga rejuvenating soaps na nun? Mga collagen drips. Di ba? Wala yan lahat nun. Feminine wash. May feminine wash ba kayo before? Wala? Binabas lang? Ako, di ba? Hindi rin uso ang make up grabe before. Grabe nung dati pala, no? Tama? Uso bang parlor before? Uso ba yung nagpapakulay ng buhok, nagpapatreatment, nagpapapedicure, manicure? Lahat ng ito, wala noon. Tama? Walang glow back, collagen drips, walang face lip, walang nose lip, walang synthetic medicines. Actually, noon, walang cellphone. So, we are not exposed sa radiation. Kaya po, noon, tumatagal po ng up to 100 years old. Ang pinakamatanda po, up to 122 years old. Do you know the life expectancy of Filipinos right now? Nasa 70 na lang. Diba? Because of this. Dahil that, tinan niyo po ha, kaya sabi ko po, favorite ko po na kausap yung matured, okay? Because it will show sa inyo po, dahil nung unang panahon, hindi po kayo nababad sa chemicals. That is why all of you here is young looking, diba? Tama? Okay. Kahit may, ano na, young looking pa rin. Di ba? Tama naman po. Di ba? Tignan niyo po yung mga ano ngayon, yung mga talagang punong-puno ng mga retoke ngayon. Bata pa lang mukha nang maganda. Tama? Ayan. So noon, wala pong chemotherapy. Tama? Wala rin pong mga dialysis, walang mga maintenance medicines. Actually, nung panahon po noon, hindi ganun kadami ang cases ng kidney failure. Nung unang panahon, wala masyadong mga UTI. Ngayon po, maniwala kayo kahit mga bata may UTI na. Bakit po may UTI ang mga bata? Soft drinks, di ba po? Talagang ano po yan, okay? Dahil po rin sa modern lifestyle na mga tao ngayon is very open na sa mga bisyo, puyat, di ba?
kakanood ng Netflix, di ba? Tapos tayo po lahat ay, whether you admit it or not, tayo po lahat ay drug dependent. Do we admit that? At masakit ulo, ano kaya dinahanap? Masakit ang ano kaya dinahanap? We want a quick fix. Di ba? Ayan. Tapos batang-bata, minimakeupan na. Bata pa lang, babat na po sa makeup yung bata. Tama mo ba yun? Punong-puno ng lead, punong-puno ng chemicals niya. Okay? And, of course, radiation. Bata pa lang, ngayon nang nagsiselfone na. Ilan taon po pinakabata nagsiselfone? Para lang tumigil ang kakaiyak, cellphone ka lang muna dyan. Tama? And, chemical cosmetics. Okay? And that is the reason bakit po tayo nagkakasakit. Because of the modern lifestyle and human inventions. Kumbaga, hindi tayo nakontento, nag-invento tayo ng mga ganyan. Naniniwala po ba kayo na ang karamdaman po ay gawa ng tao? Gawa ng tao ang karamdaman para depende po tayo sa gawa din ng tao. Okay? Wala nang dumepende sa gawa ni Lord. Ibig sabihin, depende na tayo sa mga medicine, sa mga medical, ganyan. Yeah. So ito po yung top 10 causes of mortality. Lahat po yan, isa lang po na iiba dyan, itong accidents. Ibig sabihin, ang life expectancy ng Pilipino, 70, nakakatakot na isipin na eventually pwede tayo magkaroon ng ganito at ito po yung maging cause of death natin. Tama? And this is why it's very important na magkaroon tayo ng knowledge about health awareness. Ayan. So tayo po, naalaga dyan, we will all get sick eventually. Kung hindi ka mag-detox, hindi mo po yan lilinisin ang katawan mo, we will get sick eventually dahil po, kumakain pa tayo ng dilata everyday. Ayano, di ba? Usually, di ba? Napupunta sa katawan natin yan. Ang mga kinakain natin karne ngayon, puro cultured na. Tama po? Imagine mo ang manok in 40 days. Na kami po yung company na nagdala ng Buamera dito po sa Pilipinas. We are the first and original to bring this wonder fruit na Buamera dito po sa Pilipinas. Kami po ang pioneer to introduce this fruit dito po sa ating bansa. Kagandaan dyan, yung kagalingan po ng may-ari namin na chemist, nahanap niya po yung synergistic
yung pag-synergize ng mga herbs ng mga sikat na mga antioxidant na Pilipinas doon po sa buwan nila. So itong juice na po, ito po ay juice, no? Iinumin mo siya first thing in the morning, ang kanyang laman po ay meron po siyang beetroot. Pampamigay kayo sa beetroot. Yan, no? Napakaganda po sa kalusugan niya. Meron po siyang mangosteen, meron siyang barley, meron siyang malunggay, meron siyang wheatgrass and guyabano. Pero ang aming secret ingredient, we have buwamira. Yan po. Ang buwamira po na yan ay matatagpuan po yan sa Papua New Guinea, Indonesia. Doon lang po nakikita yan, no? So, tinawag po yan na Marita sa Papua, no? Siya po ay meron scientific name na Pandanus conidus. Ganito po itsura niya, para po siyang giant carrot. Napakalaking carrot po niya, no? Yan po ay hinihimay-himay ng ganyan. Ang mga tao po doon ay mga tribal people. No? Mga nakatalaga, mga mukha silang mga tribal. Diba? Kinakain po yan doon ng raw, parang simpleng prutas. And yung mga tao doon hindi nagkakasakit at gumagaling sa mga karamdaman. Na-discover po ng isang Japanese chemist yung buwamira na yan. Ginawa niya po, dinala niya po sa Japan yan at in-extract niya po yung oil. Ang pangalan po ng doctor na is Dr. Nishigaki. No? Yan. So, according to studies, buwamira has the highest ORAC rating among all antioxidant. Sabi po sa Google, nakalagay dyan, buwamira ng Papua has the highest antioxidant content in the plant world. Higher than goji berry, if you're familiar with acai berry and mangosteen, napakalayo po ng difference ng ORAC rating. Kaya napakalakas kumakapagpagaling itong buwamira na ito. The highest antioxidant content in the plant world. Okay? Yan. Nakakatulong po ang buwamira max sa mga may high cholesterol, Alzheimer, asthma, arthritis, at kung ano ng mga degenerative diseases. No? Ayan. Ito po yung owner ng aming company, si Ms. Jocelyn Alcasabas. Ito po yung founder ng fruit na yan. So kami po ang original and first in the Philippines. No? Ayan. Ang company po namin ay Essensa Natural. Kami po ay toll manufacturer ng mga cosmetics na lahat po yan ay organic, non-toxic, at all natural. Lahat ng produkto namin mula head to foot, pati mga shampoo namin, mga sabon, mga panlaba, lahat po yan organic. Kaya po organic way of living, ibig sabihin lahat ng gagamitin natin from head to foot, even the deodorant, even the shampoo, conditioner, lotion, lahat po organic. Okay? Yan. Ang owner po namin ay pamilya ng mga chemist, si Ms. Jocelyn Alcasabas, isa po siya US trained chemist and BPAD employee for 10 years. Yung anak niya, former Nestle Philippines employee. Kami po ay one packaging plant and we own our marketing system. Ibig sabihin, hindi kami nagpapagawa ng produkto. Kaya po ang produkto namin, pinakamura sa market. Okay? Ayan. Ang office po namin ay sa may EDSA Corner West Avenue, tapat po ng SM North. Ayan. We have many products na meron pong buwamira fruit na yan. Meron kaming kape, meron kaming nasa sachet, meron kaming red mint cream na pain reliever na guaranteed organic, no? Yan. And we have almost 40 product line that you can choose. Lahat po yan, mga shampoo, deodorant, sabong panlaba, mga body wash, soaps, pati mga kape, etc. Pati mga pulpo, lahat po yan ay organic. So ang pinopromote po namin dito, yung tinatawag po na ang ginagawa po namin dito, ang mission namin is to look for individuals who have